It's a beautiful day, mga kaibigan. Welcome to Beengo TV. Ako nga pala ang inyong kaibigan si Gary B. At samahan niyo ako sa ating kauna-unahang episode para sa Beengo TV. Sama-sama tayong matuto, ma-excite at syempre mag-relax dito mismo sa loob ng Beengo Farm. Marami nagtatanong, ano ba ang Beengo Farm? So para sa kalaman ng lahat, Beengo means bee and mango farm. I started from mango gardening and then I added bees as bees are the main pollinators for our mangoes. Kaya siya, pinagsama ko lang yung dalawa kaya nabuo si Beengo Farm. Kapag sinabi natin Beengo Farm, lagi ano yan eh. Sa akin, Beengo is a product of boredom 110%. Hindi kasi siya talaga ginawa or sinadyang gawin para magkaroon ng negosyo. Ako po ay dating OFW for 7 years. And then I was given a 10 days vacation para makasama ang aking parents dito sa Leyte. And then during that 10 days, going back abroad, naiwan po ako. Hindi lang isang beses, kundi dalawang beses ng eroplano. And then I realized, hindi pala lahat ng naiiwan nasasaktan. Ng iba, nag-aalaga ng mga bubuyog. Siyempre, marami din sa inyo ang nagtatanong, bakit bubuyog sa dinami-dami ng pwede mong alagaan? Why bees? Kasi one time, dinala ko ng aking tita na isang agriculturist sa isang bee farm in Batangas. Ang Milea Bee Farm. So the moment I entered Milea Bee Farm, I knew one day I'll become a beekeeper, lalo na nung narinig ko yung owner na nag-explain kung ano ba yung benefits of saving and keeping bees, no, for the environment, for food security, at for livelihood. Napakalaking benepisyo na naibibigay ng ating mga bubuyog. So doon na trigger yung aking interest sa pag-aalaga ng mga bubuyog. So the next day, I enrolled beekeeping classes. And few months later, I found myself at the UP Los Baños na nag-aaral, ma-attend ng intensive beekeeping course, and the rest is history. Doon, unti-unting nabuo yung konsepto ng Beengo Farm. Yung konsepto ng pagbuo or pag-develop ng sustainable community, sustainable livelihood, and of course, how to engage the entire community para gumawa ng kaunting economic changes. Kaya ngayon, samahan niyo akong lahat na ikutin ang buong Beengo Farm at sabay-sabay tayong kilalanin ang uri ng mga bubuyog na aming inaalagaan dito sa loob ng Beengo Farm. Tara na! Tara mga kaibigan, samahan niyo akong tuklasin kung anong pwede makita sa loob ng Beengo Farm. So alam naman natin lahat when you say Beengo, syempre ang bida dito ay ang ating mga munting kaibigang mga pollinators or ang ating mga bubuyog. Ang Beengo Farm po is actually a meliponic orchard kung saan ang aming bubuyog na inaalagaan are mga stingless bees. Sila po talaga ang bida sa loob ng Beengo Farm. So when we say stingless bees, it's better known as kung waray-waray ka, ang tawag sa'yo, ang tawag nila dito ay kiwot. So ako ay mangingiwot. Pero kung ako ay nasa Cebu or sa Visayas region, they're calling it kiyot, so ako ay mangingiyot. So ito ay isa sa mga sa ating species na inaalagaan, ang Biroy species ng stingless bees. Ito talaga ang species na ito talaga ang ating ginagamit for honey production. Bilang siya ay mas agresibong species, mas madaling dumami, mas madaling makapag-collect ng magandang amount ng pollen and nectar. So meaning kung pang livelihood ang ating pag-uusapan, mas maiging species alagaan ang ating Biroy species. Pero meron din tayong species na makikita dito sa Leyte, ang tinatawag na munggo-munggo species. This is a feral colony of ating stingless bees na munggo-munggo species. Kung nakikita ninyo, I'm practicing Cocotec or biotechnology. Instead na ilagay ko siya sa loob ng box, ang aking ginagamit na pampa-extend ng colony is mga bao. Eco-friendly, no? Tapos kaya siya tinawag na munggo-munggo dahil ang itlog niya looks like munggo, no? Eto, tingnan natin sa loob kaya. Kung ang Biroy species matapang, ang munggo-munggo medyo dalagang Pilipina, may pagkamahinhin, so hindi kailangan matakot. So ayun po ang kanyang mga itlog, nakikita niyo po ba? Ipinakikilala natin ang ating sariling species dito sa region na munggo-munggo species ng stingless bees. Ayan po. Basically, the eggs looks like munggo. Siyempre, yung mga bigger pots are the deposit of pollen and honey.
bakit ko nga ba, no? Sa dinami-dami ng species ng mga bubuyog, around the world we have about 20,000 plus species of bees, but you know, only 7 can produce honey. And we're very lucky in the Philippines dahil it's more fun in the Philippines, ika nga. So lahat ng 7 honey producing bees na yan na pwedeng mabuhay dito sa Pilipinas. Unang rason is that Philippines is a tropical country. So whole year round meron tayong supply ng honey and or ng nectar and pollen na pwedeng makasurvive ang ating mga bubuyog. No, but ngayon, pag-usapan natin kung bakit sa dinami-dami ng species ng mga bubuyog, bakit stingless bees ang aking naisipang alagaan. Una, it took me 30 years to realize na ang kiwot pala are bees. Itong mumunting bubuyog na ito are bees pala. And I feel guilty na kung dati we're harming them kasi hindi namin walang nagtuturo sa amin na itong mga species pa lang ito ay mga bees, no? So I felt like I have the responsibility to share the knowledge to the younger farmers or to the farmers as a whole na ang mga bubuyog, ang mga kiwot ay kailangan nilang alagaan because ito yung kanilang katuwang for an enhanced pollination. Ibig sabihin, pwedeng madoble or at least umangat yung kanilang ani kasi meron silang magandang pollination na nagaganap sa kanilang mga pananim. Bakit nga ba maraming dumadayo at bumibisita sa Beengo Farm? Siyempre, aside from the fact that we are also accredited destination ng Department of Tourism, no? Napagkakamalan kami laging resort, napagkakamalan din kami laging restaurant. Siguro dahil sa charismatic ambiance sa loob na nailandscape namin na maigi. So, dito sa loob, we also offer overnight stay sa ating mga guests from the city. Ito ay ang aming pinagmamalaking tiny house na very native ang dating. Wala nga siyang ilaw sa loob dahil ang source of light niya, yung sky. Dito pwede ka mag-overnight for just 1,000. Mayroon ka ng pagkain for the whole day. Parang libre na lang yung accommodation actually. Binayaran mo lang yung food. Itong ating habit house ay pinangalan natin kay Max, kaya siya tinawag na The House of Max. Siya kasi ang nagpagawa nito, a volunteer from Switzerland. So, isa to sa mga ginagamit nating accommodation. Ang pinakagusto ko dito sa loob ng habit house na to is, bukod sa very magical siya, kasi para kang nasa loob ng Disney movie, no? Bilang every corner is naka-mural ng nature theme. So, parang napaka-magical ng experience sa loob. Aside from the fact na all you can hear at night kapag dito ka nag-overnight is the sounds of the water coming from the river. So very romantic talaga, no? Kaya kailangan mo ng kasama kapag nag-overnight ka dito. Ito naman, I think isa to sa favorite cottage ko. I'm calling it the House of Florencia. Lahat ng bahay namin dito is named after my grandparents. Itong cottage na ito, ang kagandahan sa kanya, if you rent this cottage, pwede ka ring matulog sa taas. At syempre, kung full moon ka nag-overnight dito, napaka-magical ng experience. Hindi ko maipaliwanag yung ganda. Of course, nature is the best landscape given by God. No? Hindi kailangan ng interruption ng tao para maipamalas yung kagandahang creation ng nature. No? Yung ating mga hindi na ginagamit na sapatos, kung titingnan ninyo, ginagawa namin planters for our orchids. So, kapag meron kayong mga hindi ginagamit na sapatos, kung gusto nyong itapon, please, wag. Pwede nyong gayahin or pwede nyong ipadala sa amin dito sa Beengo Farm at bibigyan namin kayo ng herbs na kapalit. Welcome to our Beengo Farm's mini library, no? We all actually value education as we believe, just like what Victor Hugo said, he who opens a school door closes a prison. Kaya, isa sa mga advocacy namin is for the kids, lalong-lalo na yung mga non-readers, yung mga hindi natututukan ng mga magulang na turuan, magbasa, magsulat. Meron tayo ditong free library, open to everyone. Meron tayo ditong mga katuwang na 6 volunteer teachers locally na nagtuturo sa ating sa mga bata dito sa community na hindi marunong magbasa or kinakailangan ng tutorials. Itong library na ito ay sama-sama nating nabuo kasama ng ating mga volunteer donors ng mga libro, kasama ang ating mga volunteer teachers, and we are very proud yung aming first 3 months na ginagawa ang aming tinatawag na Project Basa or Batang Aangat sa Akademiko at Agrikultura, no, naka-produce tayo ng mangilan-ngilan with high honors from non-readers. So I think this boosts our
interest to do more. Kaya lang inabot tayo ng pandemic, limitado tayo ngayon sa pagbibigay ng digitized story para hindi lang, you know, para lalong ganahang magbasa mga bata. But we're hoping kapag okay na ang face-to-face, maging active again ang Beengo Farm Library at dumami ulit ang ating mga sponsor ng mga libro. Anything that could enhance reading for the kids is, it will be appreciated kung magdo-donate kayo. Meron kami ditong policy, once na nag-donate kayo ng libro, meron kayong free herbs. No? So, be with us and be the change. Bukod sa ating free library or community library, meron din po tayo isang kwarto dito na pinarerentahan sa mga ating nag-overnight na mga guests. Ito ay medyo native theme lang. Katunayan, ito ang aming kauna-unahang room na pinarerentahan kasi originally, room ko talaga to. Ang ilalim nito is opisina ko, kaya lang nung dumadami yung aming mga overnight stay, hindi ko na siya halos matulugan. Ang kagandahan lang dito sa experience na to, very native, farmish style, walang foam, walang AC para ma-experience niyo mismo kung ano ba yung pakiramdam na nasa probinsya talaga. Ang kauna-unahang nagrenta sa room na to is actually suffering from insomnia. No, nung pumunta siya dito, natulog dito at 9 o'clock in the evening, nakatulog na siya. It's because of the therapeutic effect coming from the river. So sana ma-experience mo din. Kahit saang sulok talaga, makikita mo dito yung ating species ng mga stingless bees. No? Pero bukod dyan, may magandang species tayo ng bubuyog. Meet Christine. Siya po ang ating official receptionist dito sa Beengo Farm. Sa kanya tayo mag-i-inquire ng lahat ng pwede nating itanong tungkol sa Beengo Farm, sa reservation, sa meals. We are also promoting locally grown products, locally produced product. No? So tayo ay isang social enterprise na lahat ng produktong binibenta natin may natutulungan tayong communities. Meron din tayong function hall for intimate occasions na pwede niyong rentahan. Siyempre, napakasarap isipin na nag-celebrate ka ng birthday mo dito sa Beengo Farm sa tabing ilog mismo. Ito yung access mapupuntang ilog. Kung talagang nice niyong mag-swimming buong pamilya, family bonding, pwede niyong gamitin yung cottage sa ilalim. Sabi nga natin kanina ulit, 90% are all good for bees. Kaya kung nakikita niyo, ang dami kong coffee, puno ng kape. At meron na isa sa mga favorite kong puno na natanim ko dito ay ang ating star anise. Dahil ito ang pinakagusto kong tea. Medyo matamis-tamis na napakasarap ng amoy. Ang sarap ng tulog ko dito. Welcome to my secret place. Ito, actually ang tawag ko dito is you're my everything. Kasi lahat ng herb na mga alaga ko, lahat ng herb na tinatanim ko nandito na. Ang konsepto ng lugar na to, magkaroon ng maliit na kusina kung saan isa-isa kong i-share sa inyong lahat kung paano gumawa ng ating mga organically prepared meals. Sa mga susunod nating episode, makikita ninyo yung development sa lugar na to. Magkakaroon dito ng maliit na kusina kung saan tayo magluluto kasama ang ating iba't ibang guests siguro. At of course, makikita ninyo kung paano namin i-prepare yung aming mga meals na siniserve sa ating mga bisita na kung saan ang ating mga raw material, raw ingredients dito lang natin pinipita sa paligid. So ang dami nating iba't ibang chives, mint, even pandan for our rice, tarragon, dilaw, gingers, turmeric, tanglad at iba pa. So dito mangyayari lahat yon sa ating mga susunod na episode. Kaya yun ang dapat nating abangan. Speaking of herbs at mga lutuin, paniguradong bubusugin namin kayo sa ating susunod na episode dahil ipapakita na kung paano namin piniprepare ang aming most famous dish na kirabo or fern salad na lahat ng raw ingredients na aming ginagamit are freshly picked from the garden. Kaya for sure, on our next episode, we will not just feed your mind, we will be feeding your tummy as well. Thank you for watching mga kaibigan at kung nagustuhan mo ang video na to, please like and share and of course don't forget to hit the notification bell below and be updated sa mga susunod pang kaabang-abang at mas masayang episode ng Beengo TV. Be safe!